So ayun mga kaigat, nagsimula na silang magkwento sa likod. Na-stop lang kasi kailangan pa palang i-check ng engineering yung sukat. Baka kung may paglumagpas, kayang naman yung ano, ipapagibayan pa mga. Iiwan ka rin kuya pag sumobra ka. Kasi masasakal eh. Dapat sapat lang. Hindi labis, hindi kulang. Sakto lang. That welcome back to my YouTube channel. For today's video, ito ay house update ni Sis Dayan. Ito yung araw na kakatagpuin niya ang kanyang contractor dito sa bahay para masimulan na yung renovation. Mamaya, papakilala ko sila sa inyo mga kaida. So, ang update natin ngayon ay, ayan, ipapakita ko sa inyo. So, ayan, malinis na. Kung napanood niyo yung first vlog ko dito, sobrang taas at ang lago ng mga damo dito. So, ngayon, malinis na siya, nadamuhan na. May line na siya ng tubig. Ayan. Working na yan, mga kaigat, may tubig na yan. Check naman natin ang ilaw. So, ayan, working na din. Ayan. So ayun mga kaigat, ang magiging plano dito ay ito, itong harap na to. So from there hanggang doon, yan, lalagyan yan ng gate para maging safe. Plano ni Sis Dayan ay itong part na tong magiging tindahan, tapos gate, ayan. Tapos sa likod naman, so pasok tayo sa loob, ayan. Dito sa likod, ayan, papakita ko sa inyo yung merong space dito. So, ayan, may labako na dito. Pero, tatanggalin yan. Tapos, lilipat siya dito sa living. Kabila. So, ito yung space niya dito. So, ang space niya ay hanggang dyan lang. Ayan. Dyan dito. Ayan yung space niya. So, ito bali ang magiging kusina. So, dyan yung lababo. And then, itong banda dito yung laundry area. And then, ang plano nga sana, kasi ang magiging plano sana, andito kasi yung CR, ayan. So, ang plano sana ng Sis Dayan is sasarado to. Tapos, ililipat doon sa likod yung magiging pinto ng CR. Kaso ngayon, ang sabi ng contractor, masisira daw ang tiles pag ililipat doon yung pinto. Kasi bali dapat sarado to kasi dito banda ang magiging dining area niya. Kasi parang nakakailang daw kapag andyan yung kainan mo tapos ang katapat ay banyo. Okay, papakilala ko po sa inyo kung sino po yung contractor. Hi kuya. Hi po. Pag na-release na yung permit galing sa barangay, pwede na silang mag-start. So ayun mga kaigat, bangan nyo kung ano magiging resulta ng renovation. See you next time pag nag-start na ang construction sa bahay. Hi mga kaigat, we are back. So after 1 week, so ngayong araw ang renovation, start renovation ng unit ni Sis Dayan. So andun siya ngayon sa office ng admin para kunin ang banner at gate pass para sa mga materials na ipapasok sa subdivision. So, andito na rin yung mga manggagawa ni Sir Camilo. So, ayun, doon yung office. Ayan, dyan. So, hindi kasi tayo pwedeng sumama dyan sa loob. Kasi isang tao lang ang pwede per unit. So, antayin lang natin siya maya-maya. Thank you.
So ayan na mga kaigat, si Sis Diane, galing siyang admin office. Kinuha niya yung kanyang banner for building permit. So ayan, bit-bit niya. So ayan sis, patingin nga ako sis, pakita mo sa kanila. Ayan. So dyan mo siya ilalagay para... Bakit na kuya? Hindi pwede po nalang? Kaya papacheck ba? Oo. Oh, sa bagay. Kasi mamaya pabaklas mo. Pinapaklas. Bakit pabaklas nila po kami? Yes, So ayun mga kaigat, nagsimula na silang magbukay dito sa likod sa laundry area to, dito banda. So ayan, na-stop lang kasi kailangan pa palang i-check ng engineering yung sukat kasi baka mamaya pag lumagpas sayang naman yung una ipapangibayan pag lumagpas. Kaya kailangan tama yung sukat ng area mo. Kasi mamaya magreklamo naman yung kabila. 2,000 years later. Finally, andito na din ang mga magsusukat para tuloy-tuloy na yung trabaho ng ating mga manggagawa. Dahil kaninang umaga, naudlot kasi kailangan pa daw i-check ang tamang sukat. Hindi pwedeng basta-basta na lang, gura ka na lang ng gura dyan. Mamaya, mahirap na buo na yung bahay mo, tapos mali pala yung sukat. So, ipapag-iba daw nila. So, sayang naman yung effort, gastos, time, at mga materyales. Kaya ayon mga kaigat, ganyan po kahigpit ang Saffron's. Para may idea na rin po kayo sa mga magpapagawa ng bahay dito sa Saffron's. Dapat sundin natin kung ano ang patakaran nila para walang maging problema at pagsisisi sa bandang huli. Dala akong baka na. Iiwan ka rin kuya pag sumobra ka. Kasi masasakal eh. Dapat sapat lang. Hindi labis, hindi kulang. Sakto lang. Oh, marami ng gam dito. Ayan, thank you so much. Makaka-uwi na kami. Wala pa dito mga natin, no? Kapalik nyo nito yan. Thank you po. So ayan mga kaiga, thank you Lord at tuloy-tuloy na ang paggawa. So abangan nyo ang magiging itsura sa area na ito sa mga susunod nating vlog dito.
So that's it for today's vlog. Tingnan nyo kung ano magiging outcome ng bahay na ito after renovation. So guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification below para updated kayo sa mga susunod po pang mga videos. See you on my next vlog. Thank you for watching. Bye! Ngayon guys, uuwi na kami. See you on my next update ng Bahay Mrs. Dayan. So thank you for watching. Bye!